yung pronunciation nun. Kasi medyo na weird na kami. Alam mo, ang hirap i-pronounce nung ano nila eh, nung brand. Brand. So parang F-R-N-K. Prank, no prank. So paano yung pronunciation mo dun? Prank? Prank. Kailangan medyo inipip mo yung hindi lang. Prank. Di ba lang ang namin o, medyo, no, ano yun. Pero ano yun, yung tamang pronunciation. Pero tinanong ko si ate kanina, sabi ko, ate, ano bang tamang pronunciation nito? Sabi niya, Frank. Sabi ko, wala ba talagang A yun? Sabi niya, opo, wala. Wala talaga. Ayan, so, to give you a brief overview about the Frank, this is the first authentic Japanese milk bar, which is originating in Kyoto, Japan. And nagkaroon na rin ng franchising dito sa Pilipinas, and yun naman ang itatry natin. So, tinanong natin si ate ko ano yung top 2 bestseller nila and yung pwede niya i-recommend sa amin since we are first time to drink the Frank, right? So, na-try natin yung una is itong baked purple chisu. So, ito is low calorie. So, may mga options sila doon. Yung mga nag-diet yan, may low calorie sila. Tapos, may mga parang ano eh, may mga cereal, ganun. So, ito, yung para siyang cheesecake type. Yan siya. Yan. And purple, my favorite color. Ayan, tapos may milk siya. Yan, may milk. And I'm not sure kung, ano ba to? Sagu ba itong nasa baba niya? Ano, parang, ano yun eh, tawag dito. Parang sagu, yun. Pero hindi ko alam kung smoothie to, pero parang drink lang siya. Okay, so let's try it na. So this one is, 125 pesos. Yan, tara yan. Sarap ng meat! Authentic nga! Medyo ano... Wait, isa pa. Buwet ako doon sa yellow at sa sagu. Sagu nga, yun, sagu yun. May naman siyang sagu. Masarap tong milk! Ang sarap! Wow! Labas yung milk nila. Paano na rin yung ginamit yan? Holy cow! Mas masarap sa holy cow. The best! Parang hindi siya milky ah. Milk lang siya. Milk with... I'm not sure kung ano yung purple eh, kung ano siya. Pero masarap siya. Hindi, masarap siya. Para, wala siyang milky. Hindi, kasi hindi siya milky. Hindi siya milky. Milk lang talaga. Kumbaga, ang counterpart niya yung ano, Tiger Sugar. Kasi milk lang din si Tiger Sugar. Pero yun, ito, this is not a brown sugar. Hindi ko masyadong malasahan na ano siya, sobrang tamis. Parang wala naman siyang... Parang yung tamis niya is, ano lang, natural lang, from the milk. Hindi siya ganun katamis. Hindi mo malalasahan yung sobrang sugar. Wala. Yung ganun. Masarap siya. I'm not sure kung ano, kung... Try natin haluin, kasi yung purple pa yung part. Haluin natin siya. Ayan. So, yung nalagyanan niya is parang tulad sa Black Scoop na de-flip. Wow! So, ano yun, parang best siguro siya na inumin with the cream. Naka-open lid yun. So, try ko siya na hinalo ko na yung remaining cream niya. Na-try natin. Sarap! Parang siyang ube shape ng Shake Shack. Pero mas masarap pa rin to. Baka ano siya kasi yun o, kita mo yun. Tapos ito, purple siya dito sa kitchen. Hindi ko alam ano yung baked. Ube yata ito yun o. Sabi kasi baked purple chisu. I'm not sure kung ano yung chisu na yun. Ano yun? Baka Japanese name yun ng ube. Kaya tinakayot ko yung ube. Hindi ko alam ganun yung ibig sabihin ng chisu eh. Baked purple chisu. Sarap diba? Yung sago, maliit lang. Tapos, masyayon yun, tawag dun sa sago na maliit dun. Sago? Hindi, meron yun. May tawag dun sa ano, sa tawag yun. Kakoko may pangalit tawag. Ah, yung mga white pearl. White pearl. Kasi siya white. Hindi siya white. Ano, green. Green pearl. Green ba? Parang green siya eh. Green. No? Parang green. Gulaman na binilo. Alam mo yung mga gulaman sa palengke, yung ano, nilalagay na sa ginataan, yung ano, sago ginataan. Yung parang gano'n, yun yung parang nilalagay sa ginataan. Pero masarap siya. Cheese, buti na natin yung ibig sabihin. Ito ube. Search natin. Ube natin ha. Ube na yung nasaan ko may buong ube. Pero social lang yung pangalan. Hindi na lang sinabi. Ube, milk. Search natin yung meaning ng chisu. Chisu means nut. Tignan natin, ito yung sabi. Chisu means mat daw sa English. Pero tignan natin kung ano yung equivalent sa kong. So, nalaman meron? Oo, ibig sabihin ng chisu, ibig sabihin cheese. Wow! Kasi sabi dito, don't be confused if the employee at the information desk offer you chisu. They are not actually offering you cheese. Ibig sabihin yung chisu, ibig sabihin sa English, queso. Cheese.
Tagalog queso. Ayan, oh. Pero in Japanese daw, yung ibig sabihin ng chiso, mapa. Wow! So, yun lang, konting kaalaman. Pakala! Mamubos na, ha? Bisa may mamubos. Konti na lang. Masira natin yan. Okay, try natin yung... Try natin yung isa. Ito yung bestseller yung talaga nila. Kasi nakita ko halos lahat ng mga bumibili doon, yung mga sinundan namin at yung mga sumunod sa amin, umorder nito. Itong 30 matcha. Halos lahat talaga, promise. Wow. So, ito, kanina green siya. Tapos sabi kasi sa akin, nung pagkakuha ko is shake well. So, pagka-shake ko, yan, yung pagka-shake ko, naging ganito yung kulay niya. Siguro may chocolate siya. Kaya, yan, try natin. Dirty daw eh. So, yung matcha naging dirty nga. Yan, kulay putik na siya ngayon. Dirty na yung itsura niya. Dirty na siya, dirty. Bagay na bagay sa pangalan niya, dirty. Try natin. Ready. Shake well daw eh. Ayoko! Lasang dirty! Yan? Oh no! Ano yun? Kasi ito parang ano eh. What the fuck? Parang ano yun? Matalag yung bestseller nila. Ikalugitaw diba? Pero... Inanag naman! Lasang dirty! Hindi kasi ito, medyo ano siya eh, parang girly taste eh. Kasi ito parang matapang. Spice. Iba na ibang lasa ko, hindi ko na maintindihan. Bestseller niya. Bestseller ba yan? Bestseller. Yun lang yung lasa, pangit talaga yung lasa eh. Ang pait! Ang pait niya eh. Kasi ano siya yung kukwa ata eh. Siya ganun kapait. Chocolate na may matcha. Ganun yung pinaghalo combination. Bagay na bagay yung pangalan. Ang pangit ng lasa. Dirty nga. Masang dirty. Pero yung ano niya, yung Singers, masarap. Masarap ba na siya? Parang feeling ko kumakain tayo ng ginata. Parang gano'n eh. Parang paano? Alam mo yung bola-bola? Saan ko makakakuha ka Singers? Parang may bola-bola sa ginataan. Nagiging medyo lasa niya. Parang ginataan niya. Matcha-matcha nga yung lasa. Ay, ako fan ako ng matcha eh. Pero yung cocoa niya sobrang pait. Hindi ko masyadong na-appreciate yung pagka-matcha nito. Kasi yung nananaig niya yung ano eh. Yung pait ng cocoa. Kung bagay pa, ang pangalan niya is dirty matcha. So, pag tinikman mo siya, parang yung mukha mo nung nandidiri ka eh. Ang pangit ang lasa. Pero kung matcha na ano ka, matcha flavored pan ka, pwede yan sa'yo. Ako kasi... okay ako sa matcha, pero yung hindi kasi ako... Ayoko nang mapait. Ang pait niya, pait. Sobrang pait nung ano. Ayun nga, kasi parang hindi ko siya masyadong, wala siyang masyadong sugar eh. Kaya nananaig yung ano niya, yung pait. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Mauubos yun kasi, tingnan mo, dami pa niya, no? For this one, this is 95 pesos ata, yung small. Pero ang pait niya. Compare mo ko ano yung mas masarap. Ito, malalaman ko ano yung masarap yun. Yung kulay pala. Tapos ito, konti na lang kasi masarap talaga siya. Okay. Yeah, dito ako. Ayun, so yung bestseller din nila na ito, hindi siya ano sa akin. Hindi siya pasado sa akin. Sorry. Ayun. So, rate natin. So, for me, yung ito, itong isa, yung baked shiso nila. Since advantage din niya is low calorie siya. Although, mas mahal siya compared dito. Pero given na low calorie siya, sobrang sarap ng milk niya. Tapos, okay din yung sagu niya. And yung, ano niya, yung cream cheese, yung milk on the top. Ang sarap-sarap. So, rate ko dyan siguro, ano, 9? Hindi ko siya magawang 10 kasi ano ba? Di ba maraming ano eh, maraming bagong mga milk tea shop na yung mga tea shops dito. Hindi pa naman namin naikot lahat. So hindi ko pa masabing ito na yung pinakamasarap. Pero so far, 9 yung ano ko dyan, rate ko dyan. For this one naman, itong dirty matcha. Sorry, hindi ko siya nagustuhan, hindi ko siya bet. Siguro okay na rin kung bibigyan ko siya ng ano. Nang 6? 6? Pwede na rin naman 6. Yun nga lang, hindi mo siya mainom ng diretso. Talagang tikim-tikim lang. Ayan, tumaas yung acid ko doon sa pahit nito. Tikim-tikim ka lang. Ayun. Although ito yung sinasabi nilang bestseller nila,
Pero hindi ko masyadong malasahan yung matcha kasi nananaig yung dirty. Yung kahit, hindi ako masyadong fan na nanginang. Although okay sa akin yung mga chocolate, gusto ko yung chocolate, pero yung ganito kapait na cocoa, medyo hindi pasado sa akin. Pero yung Sinkers nga, masarap. So yun yung medyo nagpa-advantage sa kanya, kaya nirate ko siya ng 6. Kasi yung 5 ko is yung milk tea ng Tim Hortons. So yun yung medyo nagpaangat sa kanya. Although hindi ko masyadong malasahan yung sarap ng milk niya, na unlike dito, lasang-lasang mo eh. Dito, yun, medyo ano, hindi ko siya masyadong ano. So yun lang, thank you for watching this video, and if you like this video, please give me a thumbs up and comment down below kung ano yung gusto ninyong i-try namin, and we'll see you on our next video. Bye-bye!